documentary na pinalabas sa Philippine Television. Proud kami na real-time ang nakagawa nito. Program manager namin nagbigay sa akin ng format. Sabi niya, gusto kong gumawa ka ng photo documentary. Isang buong documentary, full length na puro litrato lang. So, syempre, kami up to the challenge. Pero di ba, nakakaloka. It took us a lot of time para makapag-conceive ng story na feeling namin sakto sa format na puro photographs. Ang dami kong pinresent ng mga stories, ganon, lahat, tireject. Tapos, finally, inisip namin, dapat visual kasi since photographs siya, dapat isang kwento na mas madaling ikwento via photographs. So, pinropose ko, ba't hindi tungkol sa mga tattoo? Sabi nila, kaya ka nagpapatattoo dahil may mga karanasan ka sa buhay na gusto mong i-highlight sa pamagitan ng tattoo. Merong apat na photographers, including me. Ang main photographer namin, si Dennis Sabangan. Sa Arakan naman, si Hannah Reyes. At any given point, merong apat na cameras na nag-shoot. Pag sinabing galing ka ng kulungan, yung isip ng mga tao sa malayang lipunan, parang napakarumi namin. Nakakuha kami ng something like 15,000 photographs. Inisa-isa namin sila, hinandpick namin yung mga litratong pinasok namin sa segment. Simple lang mga pinaka-tsorya nun talaga, yun nga, yung binibilang muna kami bago itago. Nakakatuwa sa bilibid kasi bawal kasi talaga siya eh. Bawal ng pagtatato. Pagpasok doon, initially, lahat ng officials na doon eh, parang sobrang, bawal kayo dito, bawal kayo ganyan. Pero towards the end of the day, Diyos ko, nakakapasok na kami sa selda. Sobra silang cooperative, both officials and the inmates. Ang simbolo ng BCJ, yung four balls. Pag may apat na tuldo ka, saan parte ng katawan mo, sa basta parting kanan ng katawan, yun yung, yung simbolo na ikaw ay isang BCJ. Tapos meron siyang Bugs Bunny na dalawang tenga niya nakatumba. Yung may kultura tsaka may kasaysayan yung pagtatato sa loob ng preso. Yun ang gusto naming mahuha. Kakwa may asikang po, pangatob. Doon ang pad na maginig ka nanoy. Doon, puro si Aro pangatob, ilahanan to. Sa Arakan, ito sobra akong proud dito sa segment na to. First time nilang ma-shoot, ganon, tapos may nabasa kasi, nag-research ako before eh, may nabasa akong book na sinasabi na ang tattoos na mga manobo, ornamental lang. Pero paglabas doon, pagdating doon, hindi. Spiritual siya. Kumbaga parang identification siya na mga manobo sila. May ninuno kami na si Apo Tula lang, na siya ay na-rapture dun sa langit. Yung si Apo Tula lang, ang tugon niya sa amin, na habang ako umakyat doon sa langit, ibagayan doon kalipay, ay iwan kayo dito sa mundo. May panahon babalik ako dito. Chikandan, si kami e bawalan dumbo. Na sinabi niya, pag may tato kayo, para tanda na totoo kayong katutubo. At nakapagtayo kayo ng katutubo rin kayo. I knew right from the start, hindi siguro ma-appreciate ng lahat to. Kasi, kung isipin mo rin, ano to, slideshow? Pero yun nga yung challenge eh. Confluence siya ng iba't ibang elements ng sound, ng images, ganon, ng story, storytelling. So, parang sa video rin, except na ngayon, you overcome mo yung initial ng audience mo na, ay, bakit tumitigil? Ay, ba't walang gumagalaw? Parang ganon. Isa siya sa pinakamahihirap na story na ginawa namin, mostly dahil sa form, dahil sa photographs. It was a success in that way na nag-work yung initially mahirap talagang gawin. Hey! Ito ang una kong tattoo. Ang tribo ko is manubo. Narealize ko na napakagandang learning experience talaga ng pag-produce ng isang documentary tulad ng mga documentaries ng real time. Ano man yung form, ano man yung story. Kasi every single time, never fails. May natututunan kang bago.